Okay, we'll just wait for the other persons to come in. Okay, so good morning, my dear viewers. We have only five. Okay, so after a few words, we will start our lecture in this subject. Hopefully that you are in your good mood, so that at least you perceive or you get something in our lecture this morning. Okay, we will discuss on the fundamental of criminal investigation. Okay, good morning kay Salinen. J. Lord Salinen, salamin na. Good morning. Ay, say Judy Ann pala. Judy Ann Salinen. J. Lord yung kapatid siguro. Okay, so there are 9 people. Wait pa tayo ng konti para mag-start na rin tayo. Okay, it's 10 o'clock. We shall now start our discussion because I scheduled it at 10, so we will start at 10. In your module or in other books, you can see the rights of the accused. Why is it accused? Because in the investigation, the accused is the actor. Now, people, what we talk this morning is the fundamental of criminal investigation. Fundamental of criminal investigation. It quite the same with the so-called special crime investigation, but there are differences, of course. Ang una nating pag-aaralan dito ay yung tinatawag nating basic, kaya nga fundamental eh. Okay, fundamental. So, before we go further with the criminal investigation, the first topic that we will discuss is the rights, of course, of the accused. Then, of course, under the Article 3 of the Bill of Rights 1987 Constitution. According to the law, that is the RA 7438 and that of RA 9745, nandito yung mga rights ng tao. And that of Article 3 Bill of Rights Philippine Constitution of 1987. And that of UN Convention or the United Nations Convention on Human Rights in courses of the criminal investigation. Alam nyo, yung criminal investigation, it's not just just a work of an investigator in the Philippines. But, you know, they are performing their works in accordance with these laws. May mga batas tayo dito. May mga batas na talagang nagsasabi na maski yung accused ay meron siyang karapatan. Pero ang accused, though meron siyang karapatan, but definitely as accused, yung ibang karapatan niya ay nawawala muna. Bakit sir? Like for example, ang kaso niya ay murder and that is not bailable. Wala siyang karapatan mag-bail. Ano pa? Wala siyang karapatang makalaya for the meantime kasi murder nga yung kaso.
So he will be put in the jail while his case is being tried. Ganun yun. Nawawala yung ibang karapatan mo pag ikay ay nagiging accused, pero still you have the right. So you have still your right. What are the rights that is still given to the accused? Marami pa din yan. Okay? So let's just start on the rights of the accused. That's according to the RA 7438 and 7445 and Article 3 of Bill of Rights and the UN Convention. Sabi dito, rights include the right to fair trial, due process, the right to seek redress or a legal remedy, and rights of participation in civil society, politics such as freedom of association, the right to assemble, the right to petition, the right of self-defense, and right to vote. Okay? Ito yung mga right pa rin ng ating accused. Okay? Ating isa-isahin para maintindihan natin lahat yung right ng ating accused. Ha? Lang para may this. I'm sorry, merong konting disruption. Pero let's continue. So we have here, first is the right to fair trial. Fair trial dito. Bakit nasabing fair trial? Meron bang unfair trial? There are, of course. As long we are in the world, may mga unfair. Ang daming unfair dito sa mundo eh. So even in the trial, merong unfair. Ngayon, ang karapatan ng isang accused ay fair trial. Paano naging unfair ang trial? Pag ang accused ba hindi well represented? That could be unfair. Pag hindi well represented ang accused, hindi fair 'yon. So, isang right ng accused natin ay fair trial. Fair trial. And of course, nandun doon dapat yung tinatawag nating fairness of the judge, fairness of the court, fairness of the court, the judge, the people itself inside the court. Okay? Yan yung isa sa mga rights ng ating accused. Other one is the due process. Ito yung isa sa pinakamahalagang right ng ating accused, yung tinatawag na due process. There should not be person who will put in jail without due process of the law. Okay? Wala dapat maikulong na hindi dumaan sa tinatawag nating due process. Ano ba yung due process? From the word due, yun yung karampatang proseso. There should not be person that could be put in jail without due process. Yung due process dyan, there must be trial, there must be investigation. Yung process before the person will be put in jail. Or he will be given the final verdict of guilty. Okay? Dapat, merong proseso yan. Kasi pag walang proseso, that is unfair. And that is, again, violation of the law. Dapat may proseso. Okay? Ano bang process ng proceeding. Dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na criminal justice system. This is the process. Criminal justice system. Meron tayong tinatawag na law enforcement. That's the first. Sa law enforcement pa lang, pag nalaman na merong problema, especially may kaso, may crime na nangyari, it was reported to them na may crime, anong susunod? Okay, they will now ascertain the crime. They will look into the suspect or the perpetrator. They will locate the perpetrator. They will identify the perpetrator, locate the perpetrator, and provide evidence against him. Then, pag
na ka-provide ng evidence and they arrested the person, they will bring it now to prosecution. And in prosecution, magkakaroon tayo ng a little bit tinatawag na preliminary investigation. Okay? Okay. Magkakaroon tayo ng tinatawag na preliminary investigation that is being conducted by the prosecutor. Then, pag nalaman ni prosecutor na merong probable cause, pupunta ngayon sa korte. And sa court, meron tayong preliminary investigation again. Merong trial, arraignment, and so on and so forth. Then, verdict. Pag napatunayan, ikaw ay nagkasala, yung tinatawag nating you will be given the final judgment of guilty. Mangyari dyan, tra-transfer ka na ngayon sa may kulungan. And saan sa kulungan yon? Of course, National Bilibid Prison or the NBP or the New Bilibid Prison. Okay? In Muntinlupa. Pag nabaliw ka, saan ka? Sa Mandaluyong. Okay? But anyway, ang sinasabi natin dito, before a person will be put in jail, there must be due process. Yan yung due process of criminal justice system natin. Sa Pilipinas, meron tayo niyan, ha? Criminal justice system. Pag nakalaya na, pag nasa National Bureau Prison, pag nakalaya, pupunta sa society. Kung saan siya dati nakatira. Okay, so yan yung process natin, mga kapatid. So due process, kagaya din sa atin, yung right natin, ha? Sa fundamental right natin mga tao, hindi pwedeng kunin yung property mo without due process. Wala man lang process before they will take it, hindi pwede yan. So yun yung tinatawag nating due process. Another one, the right to seek redress or legal remedy. Kung ikaw ay accused, dapat meron ka rin karapatan na makakuha ng sarili mong counsel at you fight with the legal thing also in court. Hindi yung kaagad-agad na lang na you will be given the final verdict. That is different. Dito sa Pilipinas, meron tayong magandang process of law. Yung proseso, maganda. Hindi kagaya sa in other countries na automatic if you are suspect, automatic you are guilty. Then it's you that will prove that you are really innocent. Sa atin sa Pilipinas, you are innocent until proven guilty, beyond reasonable doubt. Okay, yan. Baliktad, sa ibang bansa, pag suspect ka, guilty ka kaagad. Ikaw ngayon yung magbibigay ng mga ebidensya, mag-provide ng ebidensya that you will really innocent. Sa Pilipinas, you are suspect, you are innocent. If you are suspect, you are innocent. And then, let the victim or let the opponent provide evidence against you. O, di napakaganda pala yung pagiging suspect sa Pilipinas, no? Hindi ka mamumroblema. Pero mas maganda kung wala. Wala kang problema. Okay? Another one is yung rights of participation in civil society. Ngayon, if you are just a suspect, you have still the right to participate in any activities in the society. Kasi suspect ka pa lang eh. Nakakagala-gala ka pa dyan. You can still participate in the activities of society. Pero of course, if you are suspect with the crimes na hindi bailable, hindi ka pwedeng makalaya kasi maski suspect ka doon, at sabi mo, sir, I have the right na. Kasi yung mga kasong matataas, kalimitan, walang bail. Ano ba yung bail? Yung bail naman kasi, yun yung tinatawag nating pansamantalang pagkalaya. Pero sa mga kwa natin, okay, hello to Agpuldo. Sa kwa naman, sa ano, tinatawag nating bail, yan yung pansamantalang pagkalaya. Pero kung ang kaso mo ay mataas, like for example, murder, rape,
Ayan, yung mga other cases na unavailable ay mag-stay ka dyan sa kulungan. Yung right mo na participate to civil society ay nawawala. Pero kung ang kaso mo, homicide, and mas mababa pa, at nakapagpiyansa ka, or bail, di pwede kang mag-participate sa civil society. But I just want to correct, meron ding murder pala na nakakapag-bail. Bakit? Especially kung mahina yung evidence, mahina yung kaso. Another one, another right of the accused is the participation in politics. Ano pa? Freedom of association. Ibig sabihin yan, if you are an accused of a case, pwede ka pa rin tumakbo na pagka mayor, pagkasanggunyan, congressman, governor, and other. Bakit? Kasi suspect ka pa lang eh. Pag sinabi kasing suspect, you are innocent. Until they will prove it you are really guilty. Ganun yun. So, pag suspect, innocent yan. Maski nakita nila talaga na ikaw yung pumatay or ikaw yung gumawa, pero ikaw pa lang yung suspect, ay automatic na innocent ka pa. Sure, siya na nga ang pumatay. There is a process. There is a due process na sinasabi. Mamaya, bumaliktad. Or, mamaya, pinatay niya dahil may mga reasons. So, may mga kadahilanan ng pagpatay ng tao kasi. Pwedeng self-defense. Pwedeng defense of family. Defense of stranger. Kaya napatay niya yung tao. Meron din pagpatay ng tao na talagang sinadyang patayin because of revenge, because of other reasons. Okay? So pag maski nakita mong siya yung pumatay at there is no yet due process, that is, there is no yet trial, the person is still considered as innocent. Suspect is considered as innocent. Remember that always, my friend. Okay? Next, yung tinatawag nating freedom of association. If you are a suspect, you have still the freedom to join any association if you wanted. Any association that you wanted. Masok ka ng fraternity, masok ka ng grupo dyan, ng kahit anong grupo, basta legal sa bansa natin. Sige, no one, okay? No one will hinder you to stop. No one hinder you to do what you wanted. Especially in joining in any association in the Philippines. Basta legal na association yan. If you are just a suspect, I repeat, Bugarin, shout out. Miss Bugarin. I repeat, yung kwa natin, yung suspect, I repeat, he is still innocent. Innocent. Other one, the right to petition. You have the right to petition. You ask something, you maybe, sabi na lang natin, pwede bang ma-transfer ang aking kaso somewhere in, pwede bang i-elevate or pababain and so on and so forth. So you have the right to petition also. Okay? Mag-petition ka. Other one is the right of self-defense. Ano yung right of self-defense, sir? Your right to defend yourself. Of course, that's basic. I-depend mo yung sarili mo. That a person should not go to court barely. Dapat i-depensahan din yung sarili niya. Maski siya talaga yung nakitang pumatay, i-depensa pa rin yung sarili niya. It's up to the court to weigh yung evidence presented, kung talagang kasalanan niya yung pagpatay o hindi niya kasalanan o may mga ibang rason. Okay, so yan yung right of self-defense and still the right to vote. Okay, ngayon, sir, pwede pa palang bumoto yung nakakulong na suspect. Of course. Pwedeng-pwede yan. Pwedeng maka excuse lang ha, kunin ko lang yung ballpen natin. Sulat natin yung mga
iba ito. Patay. Sorry, sorry. Of course, pwede pa rin makaboto yung mga nakakulong na suspect. Like for example, yung mga nakatira dyan sa provincial jail. Sila minsan pag time of election, ay pinupuntahan ngayon yung mga provincial jail. Dala-dala yung PICOS machine. Doon na sila mismo sa loob ng kulungan nagkakas ng kanilang votes. Sir, bakit ganun? Is there any special treatment to them? Hindi, kasi pag inilabas mo yung mga nakakulong na suspect, especially if high-risk suspect yan, high-risk prisoners, ang problema, baka makatakas. So what they do, kasi may karapatan pa din silang magboto, mag-cast ng kanilang votes, yung PICOS machine, ilalagay dyan sa loob, pupunta dyan sa loob ng provincial jail, doon na sila boboto, doon na sila magka-cast ng votes. Okay? Sir, kung may karapatan silang magboto, edi may karapatan silang magpaboto, or yung tinatawag nating mag-run ng any position. Pwede, yung sinabi ko kanina, if you are suspect, you are innocent, so your right is still there. But there are some rights na natatanggal lang sa'yo. Pero pag ikay naging guilty, automatic, itong mga rights na ito, natatanggal na sa'yo. Ano yung natitirang right sa'yo? Right to life. Right to breathe. Yan. Pero yung mga tinatawag nating right of political, or association, a symbol, petition, well, self-defense, pag na-guilty ka na, nandun ka na sa loob, wala na. So, you will stay there until you will serve your sentence. Ito mga basic rights ng accused, mga kapatid, para alam natin before we discuss on the criminal investigation itself. Now, just to give you an idea, ano naman ang karapatan natin, sir? There are I included 10 rights here para alam natin. This is under Philippine Constitution. Yung mga hindi pa nakakalam, yung mga nakakalam, very good naman. Yung hindi pa, ito. Article 3, Bill of Rights of the Philippine Constitution, 1987. Ito yung latest na constitution, 1987. Wala pang pinanganak sa inyo noon, yung mga bata-bata pa na estudyante. Article 3 of the Philippine Constitution is the Bill of Rights. It establishes the relationship of the individual to the state and defines the rights of the individual by limiting the lawful powers of the state. It is one of the most important political achievements of the Filipinos before. Why? Because they have made these rights or Bill of Rights. Pero matagal-tagal pa bago nagawa ito. Pero before this before this 1987 constitution, meron tayong mga lumang constitution na yung ibang kwan doon, kinuha, nilagay dito. Okay? So, one of this is basic. Ito yung basic. Right to life, liberty or property, and equal protection of laws. Yan yung karapatan natin. Sir, yung karapatan ng suspect, meron pa ba? Kung suspect ka, do you have still the right like that? Meron. Yung right to life. But, the right to liberty, depende. Tayong mga walang kaso, at hindi pa nagkakaso, hopefully, we will not entangled with problem. Kasi we cannot say that perfectly, we will not meet any problem like that. We cannot say it. Baka mamaya, bigla tayong nagkaroon ng kaso. Why? Because of our, sabihin na lang natin, hindi masyadong pagkaintindi sa mga ginagawa natin, or sabi na lang natin napasama ka sa gulo and then you became a suspect. Ayan. Pero ang sinasabi ko, itong right to liberty, minsan if you are suspect, natatanggal yan. Bakit? Pag murder pataas ang kaso mo, nako, especially if the evidence is very strong, hindi ka nabibigyan ng right to bail. So, yung liberty mo ay pansamantala nandun sa loob. Pansamantala na ho-hold yan. At yung liberty yan,
pag ikay na guilty na, automatic wala na kasi makukulong ka eh. Hmm? Ulitin natin ha. Itong right ng under 1987 Constitution, Article 3, ito yung right natin, karapatan natin lahat. Hmm? Pero pag ikay nakulong because of criminal offenses, may mga rights dito na natatanggal. Hmm. Ulitin, right to life. Karapatan natin yan. Kaya bawal yung pagpatay ng tao. Diba? Ano yung mga kaso pag pinatay mo yung tao? Sige nga, maalam niyo ba yun? Okay, sabihin ko na lang. Anyway, hindi naman kayo makasagot eh. Diba? Ayun, pag pinatay mo yung tao, kunwari, pinatay mo yung asawa mo. Kaso mo, parricide. Diba? Parricide. Pinatay mo yung kapatid mo. It's either homicide or murder. Hmm? Ba? Pinatay mo yung uncle mo. Homicide or murder. Pinatay mo yung lolo mo. Parricide. Pinatay mo yung anak mo. Parricide. Lola, parricide. Okay? Ngayon, yung tatay mo, parricide pa rin. Ngayon, mga kapatid, bakit nagkakaiba yung ano, yung parricide, murder, homicide? Eh, di same pagpatay yun. Depende kasi sa relationship. Na? Pagka taas, okay, from me, nanay ko, tatay ko, lolo, lola. Parricide yan ha, parricide. Yung anak ko, yung apo ko, pinatay ko, parricide. Yung asawa ko, parricide. Okay? Pag yun ang mga pinatay, ngayon, nagsasabi kasi dyan ay yung relationship. Pero pag kapatid mo kasi, pag ganyan na yan, pag ganyan. Pag ascendance sa taas, descendance sa baba. Pag ascendance, tatay, nanay, lolo, lola, and the other sa taas, parricide. Asawa, magpantay kayo ng asawa mo eh. Diba? When you got married, from 2 to 1, naging isa na lang. So pag pinatay mo siya, yung asawa mo, kunwari, parricide. Anak mo, apuko mo, parricide. Okay. So ngayon, yung level naman na ganito. Horizontal. Kanina, vertical eh. Ngayon, horizontal. Kapatid mo, uncle mo, pinsan mo. Ayan. Homicide, murder. And of course, other people. Ayan yung pagkakaiba nun. Ngayon, mga kapatid, ito naman yung, kunwari, pinatay mo yung bata. Below 3 days old. Below 72 hours. Ang kaso mo ay, ano? Is it murder? Is it homicide? Anong kaso doon? Pag pinatay mo yung bata. Pwedeng sagutin nyo yan. You can chat and then I will read. Kung sino yung makakasagot nyan sa una, ayun, sisalinin automatic. Salinin, may bonus. Okay, infanticide, immediately. Dapat, below yun na below. If it is 3 days, hindi pwede. Kasi dapat below, nakalagay sa batas, below 3 days. It is below 72 hours, below 72 hours, hindi pwede yun. Yun ang infanticide. Pero above, hindi na. So, tama din si Jeros Rubino. Pero nauna si Salinen. Snapin si Salinen eh. Okay, shout out Salinen and sa N Rubino. Okay. Ano pa yung klaseng pagpatay? Aside from yung infanticide, homicide, murder. Meron pa ba? Meron. Alam niyo yung genocide? Yung genocide na yan, kaso din yan eh. Yan yung pagpatay ng maraming tao. Kagaya ng ginawa ni Hitler. Kagaya ng ginawa ni Hitler eh. Pinatay niya yung napakaraming tao, so nakasuhan siya. Pero dahil di na niya alam ginagawa niya, si Hitler nagpakamatay, di ba? Di niyo ba alam yung history ni Hitler? Si Hitler nabuhay yan sa isang kumbento sa may simbahan, kasi ang nanay niya at saka tatay naghiwalay. Then once si Hitler nalunod. Pero sinibyan ng pare kasi.
Then nung nasave, pumunta na sa kumbento. Then after that, nakulong din si Hitler. Alam yun? Nakulong si Hitler. At nung nasa kulungan, sumulat siya sa Ford, yung sa vehicle. Umuutang ng vehicle. Hmm. Pero napatunayan na siyempre hindi siya capable in paying that Ford. Nung ginawa, nung nakalabas sa kulungan, ay nagremedyo, nakakuha din ng Ford. Hmm. Then later on, nakaroon siya ng military career. And then hanggang naging head of sa kanila. Then, naging famous sa lugar nila. Then, hanggang karoon ng war. Then after that, actually, nung nag-asawa siya, matanda na eh. After few hours, nung nag-asawa siya, doon siya namatay. Okay? Yan si Hitler. Bakit ko nasabi si Hitler dito? Dahil sa genocide. Yung pagpatay ng maraming tao. Actually, merong other term pala doon, yung pagpatay sa ama at sa ina. Yung pagpatay sa ama, ang tawag dyan is fratricide. Yung pagpatay sa ina is matricide. You can search it. Okay? So that is right to life. Right to life, people. So hindi pwedeng kitilin yung buhay ng tao na walang kadahilanan. Meron pa, sir, na pagpatay ng tao. Ano pa? Hindi ko pa nasabi lahat kasi. Yung tinatawag nating sa atin, sa Pilipinas, yung pagpapalaglag. Ano yan? Okay? Siguro pwedeng sagutin ni Rubino or si Carl Dulit. You can answer that, Mr. Dulit. Ano yung pagpapalaglag ng tao? Pag buntis, kunwari, nabuo o hindi nabuo, pinalaglag. Pagpatay pa rin ng tao yan. So, ano yon? And there are two classes of that, killing of person. We are still in the right to life, ha? Right to life. Hmm? Yung buntis na babae, ayun, nandun niya. Nauna na naman si Salinen at saka si Bugarin. Abortion. Kay Jordan Rama. Hmm? Talagang ano, kay Chris Ulibas. Wala pang sagot si Chris Ulibas. Shout out. Okay, so abortion. Meron two classes of abortion. We are, as I said well back, we are still in the right to life. Pag ikay buntis at sadya mong pinalaglag yung pinagbubuntis mo, kaming mga lalaki, sir, lalaki ba pwedeng makasuhan ng abortion? Yes. So bakit, sir, hindi naman tayo magbubuntis? If you do the abortion itself, ikaw ang gumawa. Ikaw yung nag-push sa girlfriend mo or asawa mo para abort. So you will be included in the case of abortion. Okay? Ngayon, meron tayong dalawang classes, two classes of abortion. Yung intentional and unintentional abortion. Still, that is punishable by the law. Hmm? Sir, wala pa naman siyang ilong, wala pa naman siyang tenga, mata. Di pa naman kompleto eh. Siyempre naman, bakit mo naman iyan? Mga anak ka na dyan, di ba? But anyway, maski hindi kompleto, kung talagang sabi ng doktor is buntis ka, merong taong nabubuo sa tiyan mo at inabort mo, and that is violation of the law. That is one way of killing of life. Kaya nga pinagbawal 'yan dahil sa right to life. But in other countries, actually my friends, just to give you an idea regarding the abortion, fruticide. What is fruticide? Si Lagimon, meron siyang fruticide eh. Lagimon, idol. Bakit ang abortion sa Pilipinas ay pinagbabawal, samantala in other countries hindi pinagbabawal, like in China? Hmm? Diba? Meron ata silang batas doon na hindi pinagbabawal lang ang pag-abort. Pero sa Pilipinas, definitely in our Article 3 Bill of Rights, merong right of life kasi dito, right to life, yung bata sa sinapupunan, may buhay na yun. Kaya hindi pwedeng yung abortion dito. Sabi ni Salinen, bakit bawal ang abortion sa Pilipinas? Because Christian country, sabi niya. Meron din siyang konting idea doon. Pwede yun,
Christian country. Pero ang talaga sa atin sa Pilipinas, may batas tayo na pinagbabawal yan. Why? Because of, unang-una, sa Bill of Rights na natin, nandun, first, sa una pa lang, right to life. E yung buhay na nasa tiyan, maski hindi pa kompleto, may buhay na yun. Okay? But in other countries, okay ang abortion sa kanila. Dahil, unang-una, sobra na yung number ng tao. If I'm not mistaken, in China, pwede. Meron pa nga akong nabasa, ewan ko kung prank lang, ewan ko kung fake news or katotohanan. Yung mga anak daw, yung mga na-abort daw, inilalagay sa jar, tapos pre-preserve yan, and later on, they will eat, kakainin nila. Ewan ko lang kung totoo yan. Tama yung sinabi ni Bugarin na ang China kasi meron silang one-child policy. Kasi ang dami na nila dun. Hindi million ang number nila sa China, billion. Billion ang number nila dun. Kaya kung World War III, talo tayo sa number of people. Sa Pilipinas na nga lang, ilan tayo? 111 million, kung hindi ako nagkakamali. Pero sa China, billion sila. So, kung nagka-World War III, pulbus tayo. Pulbus. Tao pa lang yun eh. Kung sa armas, wala. Eh sila, marami na silang magandang armas. Tayo alam natin na scarcity of fund. Dahil sa corruption na nangyari before. Other administrations na napakatindi yung corruption. Di nyo ba alam na sa Pilipinas matindi ang korupsyon noon. Pero ngayon, nililinisan yan. Maganda naman at magaling ang ating presidente. Okay? So, ngayon, yung sa abortion, sa Pilipinas, bawal po yan. Pinagbabawal. Unang-una, because of the right to life. At meron pang isa. Sabihin natin, yung sa Amerika pwede ito, in other countries pwede, pero sa Pilipinas hindi pwede. Alam nyo yung may sakit, na malapit nang mamatay, na talagang he is talagang about to die, pero buhay pa siya, about to die lang, pero talagang ang sakit na lang ng kanyang ng karamdaman, masakit talagang lahat, may cancer yan. So siguro mga 10 days or 5 days mamamatay na siya. Eh ngayon walang karapatan yung doktor na patayin siya, yung tinatawag nating in other countries, pwede yun. Yung doktor, hindi na niya ipro-prolong yung agony. Yan. Hindi na niya ipro-prolong yung agony or sakit. Tama na naman si Salinen. Euthanasia. Or, the other term of that is in English is? Ano yung other term ng euthanasia? In English? Euthanasia. In English, ang other term of that is sasagot diyan si Lagimon. Mercy killing, yan. Tama. Ang tawag sa euthanasia in English ay mercy killing. Yung parang dahil naawa ka sa feeling niya na napakasakit yung nararamdaman, hindi mo na pinoprolong yung kanyang agony, yung paghihirap niya. Hindi mo na pinapahaba. And the doctor, ang ginagawa doon ay they will just put a dosage of tranquilizer. After tranquilizer, poisonous element or poisonous substance na mamamatay na yung tao. Which is very, very wrong sa ating paniniwala sa Pilipinas. Bakit? Yung right to life, wala kang karapatan na patayin yung tao. It's only God who will do it. Kasi God made the life, yung buhay natin, and only God can get it. Yan yung principle dito sa Pilipinas, na ang Diyos ang gumawa ng buhay natin at Diyos lang ang kukuha. Kung ikaw ay doktor at kinuha mo yung buhay ng tao, kasalanan yan. That is really murder. Okay? Sir, hindi naman Diyos ang gumawa ng tao, yung tatay sa kananay ko naman. No. They are just instruments. Instrumento sila na tayo'y nagawa. Really, ang may plano na tayo'y nabuhay sa mundo is God. If that is your belief.
Okay? Yan, si Adelaida Tevez, eh, sabi niya, mercy killing. Pero nauna si Salinen, si Judy Ann. Hmm? Pero tama din yung mga sinasabi niyo mga kapatid, yung mercy killing na yan. But in the Philippines, we do not really practice the word mercy killing because that is severely a violation of the law. That is considered as murder. Sir, bakit murder, hindi homicide? Eh, walang kalaban-laban yung tao kasi namamatay na nga, pinatay mo. Hindi, murder na yan. Okay? So, yan yung right to life natin. Another one, aside from the liberty. Ano yung, aside from the life, meron tayong liberty. Ha? Anong Ilocano ng liberty? Do we have absolute liberty? Wala tayong absolute liberty kasi merong mga batas tayo. Walang absolute liberty. Even in other countries, wala. Yung gagawin mo lahat yung gusto mo. Walang ganun. Gawin mo yung gusto mo for as long it is in correspondence with the law. Hindi yung gagawa-gawa ka ng kung gusto mong gawin dyan, eh nakakaapak ka ng right ng other tao or other people. Hindi pwede yun. Yung liberty dito, ang dami nating liberty. Paano yan? Tayong mga hindi accused or hindi nakulong, una, liberty. At dati waya-waya, Minilocano, you have waya-waya to move anywhere you wanted in the Philippines. No one shall stop you in moving except in the time of pandemic. In the time of problem, okay? Or, if you have sickness, that is, if you have sickness, that is highly contagious and it could be transferred to other. Ha? Pwede kang pigilan doon kung yung sakit mo ay nakakahawa. But, yung liberty natin dito, if you don't have that, wala tayong pandemic, walang problema sa health mo and so on, pwede ka, ha? Pwede kang mag-travel anywhere you wanted in the Philippines only. Walang makaka-stop sa'yo. Kasi karapatan mo yan. You have the liberty to do it. Hmm? Pero wala kang karapatan na i-trespass yung mga private properties. Sir, sabi mo, I have the liberty to travel. Eh, gusto ko pumunta sa, ano, sa isla. Doon, sa isla doon. Eh, yung isla na yon is a private property. Hindi pwede. Hmm? That is trespassing. Sabi ko, you have the right to travel anywhere you wanted to go in a public places only. Hmm, hindi sa private places or else pwede kang ikulong. Hmm, pwede kang ikulong. Pero ngayon, may pandemic na ito, hindi tayo nakakapag-travel. And yung right natin na mag-travel, it is temporarily stopped. Bakit? Because of the pandemic. Meron bang karapatan ng gobyerno na i-stop tayo, i-lockdown tayo sa ating sariling bahay and places? Yes, they have the right. Because of the sickness or because of the pandemic. Hmm? Though it was included in our Bill of Rights na we have the right to travel, the liberty to travel, and so on, yung kalayaan natin. Pero, may mga kwan dyan, instances na hindi. Okay? Ano pa? You have the right to yung waya-waya mo, yung tinatawag natin kalayaan mo na mag-enjoy anywhere you wanted. Hmm? Meron kang kalayaan na kumanta dyan, uminom dyan, for as long you are in a good place. Hmm? Kalayaan ng kumain ng gusto mong kainin. Walang nagbabawal sa'yo. Kalayaan na hindi magtrabaho. Hmm? Hindi magtrabaho, kumain ng marami. At matulog lang ng napakatagal, meron kang kalayaan, pero mahiya ka naman sa balat mo, pag ganun. Mahiya ka naman sa magulang mo, kapatid mo, na ikaw, eh, tutulog-tulog ka, yung tamad-tamad mo. Sir, sabi mo, kalayaan yun. Oo, kalayaan, but you have the responsibility para sa pamilya mo. Kalayaan na magsalita. Hmm? Bakit? Magsalita for as long as I said well back, hindi ka nakakasira sa anumang or hindi ka nakakaapak sa anumang batas or right ng ibang tao.
Kasi yung pananalita, you have, we have the right to express ourselves, to right to speak. But when you speak, suppose it would not be this, it would not destroy the integrity of other, or the life of other. Porque binigyan ka ng liberty, mamimihasa ka, or you violate the law, hindi pwede yon. Okay? Another one, right to property. Property. Meron ka bang karapatan na mag-own ng property? Alam nyo ba, in other places, especially in communist area, may mga areas na ganun eh, they don't have the right to own property. Maski yung bahay nila, maski yung bahay nila ay hindi nila pagmamayari yun. Ano yun? Minsan, yung bahay nila, they build it. But after 20 years, mapupunta sa gobyerno. Or kung namatay na yung may-ari, pupunta na sa gobyerno yung bahay. Hindi kagaya sa Pilipinas because we have the right to property na tawag natin dyan. Pagka nabili mo yan, yung kunwari house and lot, nabili mo, it will be forever yours. Especially if you are paying the taxes. Okay? And pwede mong ipasa sa iba. Pwede mong ipamana sa anak mo, sa apo ko, or kung sino-sino. Diba? Yun nga ang maganda sa Pilipinas eh. Ang maganda sa Pilipinas, mga kapatid, we have the right to property. I have the right. So sige, trabaho ka lang ng trabaho, bili ka ng gusto mong property, walang nagbabawal sa'yo, for as long you pay, huh? You acquire it in a legal way. Hindi yung you get property, but you do it by illegal way, which is not good. Yung land grabbing, that is illegal way eh. Sabi ng batas eh, may karapatan akong magmay-ari ng, ng property. Pero ang problema dun, you made it in illegal way, hindi pwede. Parang yung land grabbing, hindi pwede yan. Grinagrab mo yung lupa na hindi naman sa'yo without paying it. Land grabbing yun. Ano pa yung, kunwari yung dati ay, kwan lang, landfill. Pagmamayari ng gobyerno, pinatayuan mo. Tapos sabi mo, oh, akin ito because I stayed for a long time. Illegal way ang mga yan, mga kapatid. So, pero yung ano, tinatawag kong property, we have all the rights to own a property. And you have all the rights over your property. Over your property. If somebody will destroy it, you sue them in court. Ah, kasi yung property mo, binili mo yan, kinuha mo yan, acquire mo yan in legal way, tapos may sisira dyan, nako, hindi pwede yun. Ah, hindi pwede. Dapat yung property mo, pag sinira ng iba, kasuhan mo yung tao. Like for example, kotse. Adati umapal, somebody has the envy against you. Ginuradan na, tansan. Gumawa siya ng tansan. Or sharp material. Bagong-bagong kotse. From the rear side, hanggang sa dulo hanggang sa front area, ginuradan na. Anong kaso dun? According to Feliciano, the right to work and education. Engelbert, Idol, good morning. Anong kaso natin doon, mga kapatid? Like for example, from sa ano, doon sa dulo yung bagong kotse, property mo in Ilocano, ginuradan da. They scratch it from the rear area going to the front area. Naguradan. So now, pwede ba nating kasuhan yung tao doon? Oh yan, according to Zeus Javier Rodriguez, nanonood ngayon, damage to property. Ayan, pwede rin yun. Kay Salinen, destruction of property. Pwede rin yan. Yan yung mga pwedeng ikaso. Destruction of property, damage of property. Pero meron tayong tawag dyan na iba. Yung cellphone, kunwari, sinira yung cellphone mo. Gara-gara ng cellphone, kinuha, sinira, nabtak, disarming na,
Eh dinabtak disarming na hanggana pintas yun, eh, cut J pintas na. Sir, eh, pwede pa naman ah, pero nabtak lang disarming na, pekaswanda ko ma. Mm. Meron niyang kaso, mga kapatid. So, later on, I will give you that. You search. You search you pa lang. Nya? Like, for example, yung kotse, DJ Ginura Danda, tapno maikat lang dipintas na, though still working, yung kotse. Mm. Eh, sir, hindi naman totally damaged yung kotse. Nasira lang yung beauty. At still working yung kotse. May kaso ba yun? Meron. Mm. Okay, you search it. Meron yan. You search while we are discussing. As I said, you have the full responsibility, full right over your property. No adati mga lakad ito property, magsungard nga dati kaso nga, robbery, gun, homicide. Ay, I am sorry. Robbery and theft. On your property. And, kung lupa naman yan, matinding laban yan. Minsan nga patayan yan eh, di ba? Okay, another one. And equal protection of laws. Yung equal protection of laws natin, sabi dito, sa Pilipinas, di ba, minsan naririnig natin sa mga tao na hindi napapabigyan ng batas. Sabi nila, ang batas sa Pilipinas ay pinipili. May pinipili. Paano yan? Ang batas sa Pilipinas ay para sa mga mayayaman lang. Batas sa Pilipinas ay para sa mga ma-influensyang tao lang. That was before. Meron na tayong batas noon na Bill of Rights. Pero totoo yan, meron pinipili yung batas. Noon, bakit? Kasi yung mga judges, pero hindi naman lahat, may mga judges, Pera de los Buenos, Timangan Silik at Masilian. Yeah? Pero may mga pulis kasi na nababayaran. Pera de los Buenos. Nagitimangan Tisilik at Masilian, Kunakmanen, Tin Ilocano. Okay? May mga kasing mayor na nababayaran. Again, Pera de los Buenos. Okay? So, ang nangyayari, there is no equal protection of the laws. Kung wala kang pangbayad sa batas, hindi na papatupad yung batas. Kung ikaw ay isang hamak na magsasaka at walang malaking income, ang nangyayari, walang batas. Ayan, tama si Kwan, si Kevin Roy A. Lardizabal. It is a malicious mischief. Ayan. Yung pagsira, sabi ko nga, while we are discussing here, you can answer me with your chatting me. Malicious mischief yung pagsira sa property na kunwari sirain mo lang siya para matanggal yung pagkapogi niya o pagkamaganda niya. Especially sa property yun, hindi sa tao. Malicious mischief. Okay? Gaya ng cellphone, sinira mo yung cellphone pero nabtak lang disarming na pero still gumagana, hindi totally destroyed, eh, malicious mischief. Parang meron kang envy kasi yun eh. Ayun, si Engelbert Feliciano, criminal damage ko na. Okay. That could be different criminal damage, my friend, pagka ano. Pero meron siyang ding ano, criminal offense kasi din eh, yung pagkasira ng ano, property. Okay? Ulitin ko dito sa equal protection of laws, vandalism daw, sabi ni Lagimon, si Ronald, that's not vandalism, Lagimon. We will discuss that for everybody to learn regarding vandalism. Okay? Pero yung sa damage of property, halos okay lang. Destruction of property. Pero the right term is the malicious mischief, especially sa kotse, ginuradam, nagita cellphone, pinerdim, bag, pinerdim, nagita pantalon, pinising hasta, which is nandun pa rin yung pantalon, nandun pa rin yung cellphone, nandun pa rin yung bag, still working, nandun pa rin yung kotse, still working, ay just a malicious mischief. Meron ka lang envy, ay, apal ngay. So, ang kay Luna, agap-apal, tiapalan nyo diyay na pintas. Tata, da kayo nga basbasa,
Ti apalan nyo dagi kakadua yung agat atin ti classes kasi jay tapno dati masursuro yung basit. Hmm? Taurehan tayo agmit ti face to face. We, you still learn. And after that, nag-relax ka man madamdaman. You go and plant kamote again. And yung mga oras ninyo, huwag yung sirain. Do not just destroy it in, ano, useless things. Okay? So according to J. Ross Rubino, when sir, kuna na. Siguro nagagat ni J. Ross. Nagagat siguro at yung obing si Miss Rubino. Okay. So another one, as I said, wellback, equal protection of the laws. Sabagay, ngayon na, yung panahon ngayon, meron na tayong nabubuhayan na tayong mga nasa baba na meron na talagang equal protection of laws. Tingnan ninyo, may mga general na kukulong, may mga mayor, may governor, yan. They are being condemned by the court, by the law, because they committed mistakes or they committed crime. Hmm? They violate, rather, they violate the laws. So, hindi na lang yung mahirap ang nakukulong ngayon, maski yung mayayaman, di ba? So, yan na yung bright side natin na nakikita dito sa equal protection of laws. Pero noon, sabi ko sa iyo, worse. Bakit? Mayayaman, hindi nakukulong. Sila yung nakaka-commit ng crime, hindi nakukulong. Pag suspect lang yung mahirap, suspect lang siya, kulong kagad at pitay kagad at lifetime agad, lifetime imprisonment. Pag mayaman, dami pang butas-butas dyan. Okay, number two. So, hopefully, you have learned in number one, yung right to life, liberty, or property, and equal protection of the laws. Hmm? Sigurado dito sa equal protection of the laws, maraming question dito. Sir, walang equal protection of the laws. Kami nga, hindi kami nabibigyan ng SAP. Asan yung batas dyan? Yung karubami, yung ano, neighbor namin, namin patin ng kaawat ni SAP. Ta kami, awan pa eh. Sap-sap po lang. Okay? Di ba? Walang equal distribution of laws. Hindi lang kayo nakakapansin yan, mga kapatid. Pati kami dito. May mga pamilya dyan na pangatlo na, pangalawang nakasap na. Pero sa other families, hindi pa nakakuha. Okay? Pero, meron tayong tinatawag na qualification naman. Qualification din. You need to remember the qualification of those distributions para hindi tayo magreklamo. Okay? Okay, so, just to be clear, kung hindi ka nakakuha ng SAP, siguro mayaman ka. Or, siguro, may mga properties ka na still na pwedeng ika-disqualify mo or work mo na pwedeng ika-disqualify mo sa pagkuha ng SAP. Okay? Number two, right to privacy of communication. Si Lagimon na tayo nag-text. Ay, hindi pala si Lagimon yun. May nabasa ako kaninang right to communication eh. Sino ba nagbigay yun? Si Konata? Yan, right to privacy of communication. Kaya sinabi ko, kanina sa inyo, yung wiretapping, bawal yun. Bawal. Bakunwari, tumatawag ka ngayon, maski wireless yung pagtawag mo, walang waya, pwedeng i-wiretap yan through of course, yung tinatawag nating ayun, si Rubino pala nagsabi doon kanina sa about communication. Bawal yung tinatawag nating pag-wiretap. That's RA 2400, anti-wiretapping law. Bawal yon. Ano ba kasi yung wiretap, sir? Yung wiretap yung merong nagtatawagan, merong communication na nangyayari dyan, pupunta ka sa gitna, kukunin mo yung pinag-uusapan nila and i-re-record mo. Through wireless technique also. Pwede yan eh. Kunwari, tumatawag ka sa girlfriend mo, meron kayong usapang hindi maganda, papatayin nyo yung, maybe may papatayin kayo, na-wiretap yan, nakuha ng police. Tapos ginamit against you, hindi pwede. Bakit? Because of this, the right to privacy of communication. Yeah, hindi pwede yan. Sir, ano ba yung pwedeng ma-violate dito sa right to privacy of communication?
Ayun nga, yung sulat-sulat natin. Pero hindi na pwede, ay hindi na uso ngayon yun eh, yung love letter. Pinapakialaman mo yung love letter nila. Kinukuha mo yan. Dini-display mo sa public, which is not, kasi private matter yan eh. Okay, kaya nga minsan, yung privacy of communication, pag ito ay na-violate, eh ang laking, kanto, ang laking kasalanan. That is basic in the Bill of Rights. The right to privacy of communication. Pati nga yung, kunwari may ay boyfriend ka, yung sa cellphone niya, pinapakialaman mo, kinukuha mo, pinapakialaman mo lahat-lahat na yung may kasalanan ka dun. Pag tumatawag yung boyfriend mo, eh, nakaganon yung isang tenga mo doon sa kwan niya, cellphone niya. Eh di wala na siyang right to privacy. Sir, eh, boyfriend ko naman. O maski asawa, hindi pwede. Okay? Yan, the right to privacy of communication. Kaya, yung nakukuha doon sa wiretap, sa pagwa-wiretap, hindi ina-admit yan sa court. That is inadmissible of court because of the violation of the right to privacy of communication. Okay? Number two. Sabi ni Engelbert, right to respect for his private and family life. Ha, gemas. Parang may natututunan si Engelbert. Diba, Feliciano? Okay. Another one. Dito sa right to freedom of speech and expression. Ito. Alam nyo, maraming question dito sa number 3 na kasali dito sa Bill of Rights, yung right to freedom of speech and expression. Yung mga nagra-rally, they are expressing themselves. They are expressing themselves na ang administration ay ganito, mahina ang administration, nakapoy, nakuna tayo, walang tulong sa mahihirap. Parang ganun, ha? Yung sinasabi nila. But, may limitasyon ito, freedom of speech and expression. Una, pag ikay sumali sa mga rallying ganyan sa Manila, if you go to Manila, ang daming rally. Yeah, they have the right to express themselves. But, wala silang karapatan na manira ng property. Kasi pag nag-rally sila, labo-labo na yan. Sinisira nila yung mga bakod, kung ano nung sinisira. Wala rin silang karapatan na manakit ng may tumawag. Wala silang karapatan. Okay? Pero yung freedom of speech and expression, mga kapatid, talagang may karapatan tayo dyan na magsalita. What we wanted to give or express, but may limitasyon yan. As I said well back, for as long we are not destroying a dignity or a person's life, pwede tayong magsalita. Okay? Bakit? Yan yan. Right to freedom of speech. If you want to speak, you speak. For as long it will not be libelous to other. Or, hindi siya nakaka-defame sa other. Meron tayong kaso dyan eh. Libel. Diba? Oral defamation. Paninira. Ngayon, matindi. Pag nagsalita ka sa Facebook or sa social media at yung sinabi mo ay nakakasira sa iba, ano yan? Anong kaso dun? Gumamit ka ng social media? Oral defamation ba? Meron ng ibang kaso yun. Mga bagong kaso yan eh. Through social media. Diba? Meron tayong cyber libel. O, diba? So, yung freedom of speech natin, merong limitasyon. Cyber libel. Tama si Kwan. Jaisil Jan Espiritu. Ayan, si Espiritu. Cyber libel. Hindi ka pwedeng magsalita ng gusto mo lang sa internet or sa cellphone, sa Facebook, na kahit nakakasira na ng tao. Kasi may batas naman na pwede kang i-stop dyan. Actually, yung cyber libel, matindi rin yan eh. Pwede kang makulong dyan, mga kapatid. So, remember, ang paggamit natin ng cellphone, paggamit natin ng internet, may mga limitasyon. Maganda ito. We can get plenty of information.
we can enjoy. Why? We can even becoming excited because of the movies that we watch. But may bat yan, ha? Hindi pwedeng suburahan mo at nakakaapak ka na ng mga rights ng ibang tao kasi pwede kang kasuhan. Meron tayong bagong batas ngayon na cyber level, pornography and many other sa cellphone using internet. Pero definitely ang rason ng ang rason bakit ginawa tong cellphone na ito is to make us ease, pinapadali yung communication natin. Like what we are doing now, di ba? Ang ganda-ganda. Nandiyan kayo sa bahay-bahay ninyo pero nagkaklase tayo ngayon. Pero may mga ibang bagay na nangyayari diyan, kagaya ng libel. Dito sa speech, magsalita ka ng magsalita for as long hindi nakakasira sa iba. If it is libelous, patay ka. Ano yung mga libelous na pwede mong masalita? Or nakakasira sa dignity? Sabihin mo, like for example, sinabi mo sa isang tao, magnanakaw. E di nasira na yung dignity niya. Nasira yung pagkatao niya. Sinabi mo sa tao, rapist yan. Sinabi mo sa tao, walang modo, walang bearing, walang ano. Parang nakakababa na sa tao yun. So, pwede kang kasuhan dun. Okay? Kung magsalita kayo, better good na lang. Ayun, pagmumura. Ay, yung pagmumura naman, hindi lahat ay nakakasuhan. Yung pagmumura, according to Rubino, pagmumura. Yung pagmumura, kagaya ng example, putang ina mo, just an expression kasi yon. I don't know yet kung meron na tayong anti-air bill na ganun. Pero parang meron nilalabas na anti-pagmumura eh. Meron na ata. Tingnan natin. Pero sa atin, sa Pilipinas, minsan talagang ginagamit natin yan. Sa Katagalugan eh, yung word na putang ina mo, yun lang ang parang naririnig sa kanila. Pero hindi naman lahat. Lalo na sa Ilocos, nako, my goodness. Sa Bigan, and some part, yung word na, yan, defamatory, yung nakakasira, defame, according to Adelaida Tibes. Another one, yung speech and expression. Sa kanta, sir, yung pag namatay yung tao kahit di lumabas ng bahay, di-declare na COVID, pwede ba yun, sir? Sino ba yun? Merong question dito, pag namatay daw yung tao, hindi naman lumabas ng bahay at dineklara ng COVID. Sino yung nagdeklara ng COVID doon? It's only those authority who will declare it as COVID. Pag dineklara nilang COVID at the person who is really declared it is an authority, possible na COVID talaga. Pero kung yung mga karubayo lang ta, karubayo kanwano ka lang, nagkitatataw nga wang matiam amu na tikob COVID, ay pwedeng failan yan. Kasi that could destroy, of course, your family pa, di ba? Pwede kang layuan ng mga tao dyan, pwede kang iwasan ng mga tao because of that. So, tingnan mo muna kung sino yung nag-declare. Eh kung na-declara at narinig din ng iba at sinabi din ng iba at talagang totoong COVID talaga, well, wala kang question doon. Pero kung yung mga karuba mo lang or yung mga neighbor mo lang ang nagde-declara, doktor ang nagsabi. Ang doktor kasi, kung doktor na nagsabi kasi niyan at sinabing COVID, well, possibly meron siyang investigation na ginawa muna. Kasi a doctor cannot just give announcement to people or to the family itself kung hindi niya tines. So, wala tayong question dyan, Ms. Rubino. Pero sabi ko nga, kung yung mga hindi rin nakakaalam patungkol sa COVID o patungkol sa health, wala silang parang power to declare it, pwedeng kasuhan mo ngayon. Okay? Ayan, so, yung still sa pananalita yon. Better ang gawin na lang natin, kung hindi natin alam, makinig na lang. Makinig, huwag kang, or kung gusto mong magsalita ka on your own. Sa'yo na lang.
Huwag mong pagsabi sa iba. Yung chismis, sir, eh, may kaso ba? Tesis? Meron. Merong kaso yan. Anong kaso doon? Yung gossip na yan, chismis na yan. Meron nga sa Baguio ata yun, yung anti-chismis. Merong kaso yan, yung ano, pag-chismis. Pagbibigay ng hearsay information. Which is nakakasira. Alam nyo yung isang nakakasira sa magandang relationship sa ano, sa neighbor. Mga minsan magpipinsan, minsan magkakamag-anak. Hmm? Sa school pa. School, chismis. Hmm? Pero ngayon, eh, pinagbabawal yung chismis. Meron tayong anti-chismis. Act or law ata yun eh. Okay? Hmm? Kaya huwag kayong mag-chismis. Sabi ko nga sa inyo, magbasa na lang kayo dyan. Ano pa? Mag-work na lang kayo, kagaya na ginagawa ni Kwan, Pader, nag-work while he is in his education. Ayan. Working while in education, sabi niya. Okay, next. Right to religion of his own choice. Religion. Sir, eh, pinipilit akong maging ano, ganito. Pwede ba yun? If they will force you to the extent that they will hinder you from eating or hinder you from doing something because you don't want to join to their religion, hindi pwede yun. Kasi ang religion is your choice. Sir, no choice ko nga, want the religion na, mabalin nga rin, mabalin lata. Ang tawag sa'yo, atheist. You don't have religion, you don't believe to God. Atheist ang tawag mo doon. But, dito naman sa religion, hindi ka pinipilit. Hindi ka dapat pilitin. At kung pumasok ka sa religion, dapat your own choice. Ngayon, piliin mo din naman yung religion. Kasi may fake religions din. Ayun tinatawag nating cult. Kulto. Pinagbabawal yan ng batas, yung cult. Okay? Yung kulto kasi yung religion natin, dapat maganda yung nagagawa niyan. Development of life, development of one's life, persons, di ba? Magandang asal. Eh kung yung religion na napili mo, eh, pagpatay ng tao, pag-rape ng babae, hindi na pwede yun, mga kapatid. Okay? So you should choose among the religion na alam mong maganda at fitted sa'yo. Hmm? Kasi, unang-una, may mga kwan talaga, belief, that's beliefs na sa Bali, different to other. Na minsan, gusto mo yung belief na yon, yung iba, ayaw mo. So, we have really the ano, freedom to choose what we wanted. Hmm? Pero, wala dapat mamili sa'yo kung ano yung gusto mo. Hmm? Eh sir, hindi ko pwedeng asawahin yung ano, yung girlfriend kung hindi ako papasok sa kanila. Well, that's their policy. So wala ka ring magagawa doon. Kung gusto mong asawahin, hindi mag-join ka sa kanila. Ganun yun eh. Hmm? Policy ng pamilya, maybe yun. Okay? Policy ng pamilya. Or of course, policy ng religion. Pero no one or no person that will force you in getting in with a religion. Okay? Ano ba yung mga religion na sinasabi natin dito? We have plenty of religions in the Philippines. Parang tayo na nga yung pinakamaraming religions dito eh. Hmm? Diba? Pati nga si Rizal, ginawang religion. No? Rizalista. Ewan ko kung merong Bonifaciusta. Pero ba? Wala eh. Si Rizal lang. Diba? May mga Rizalista. Ayun, we respect them, yung mga Rizalista who believe in Rizal's life and endeavors. We respect all. Hmm. Pero walang Bonifacio na religion. Hmm. Mga si Rizal, si Rizal, he contributed much in the Philippine history. Actually, si Rizal din ay aking kuyang. Ha? Kuyang. Ibig sabihin na member siya ng masonry. Okay, so shout out yan sa mga member ng Rizalista. Okay, so other one, the right of the people to information on matters of public concern shall be recognized. Ayan, yung sinasabi ni Rubino. Right of people to information on matters of public concern. Kaya, ibig sabihin yan,
kung may information suppose na kailangan masabi sa tao, dapat sabihin. They just keep on their office, hindi sinasabi dito sa tao, sa public. Especially if it is detrimental or yung information na yun is useful for them to go out on an area, for them to be safe, okay, rather, disseminate information, sabi ni Bugaring. Ito, tayong mga nasa baba, karapatan natin na malaman kung ano nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating gobyerno. They need to disseminate. Kaya nga, sa ating gobyerno, sa mga barabarangay natin, may tinatawag na information desk. Sa munisipyo, may taga-bigay ng information yan. Kunwari, may bagyo, parating dito sa Cagayan, lalong-lalo na dito sa Sanchez Vera. Sasabihin yan ahead of time. Tapos, maglilikas na yan. Eh, pag hindi sinabi yan at they just kept it, nako, matinding kasalanan yan ng inuukulan. Ano pa, yung mga, kunwari, may sakit na parang ganito, yung COVID. Eh, hindi man lang sinabi, talamak na pala, or nandyan na pala, matindi na pala, hindi sinabi. Yan ay matinding pagkakasala. Dahil karapatan natin malaman kung ano yung dapat nating malaman patungkol sa gobyerno natin, patungkol sa bagay-bagay that will concern us, that really concern the public. Okay? Yan yung right of the people to information on matters of public concern. Lalo na kung public concern, hindi private concern, public concern. Kailangan malaman natin yan kasi it will affect us. Next, nandito pa lang tayo sa number 5. There are 21 rights dito pero hanggang 10 lang muna tayo. Will not give all. The right to form unions. Ito, maganda. Tingnan, makinig kayo mabuti. The right to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to the law shall not be abridged. Hindi dapat sirain, hindi dapat stop. The right to form unions. Like for example, you are working in one company. Sabi mo, okay, let's build our own union. Grupo. Unions of workers. Parang ganon. Meron kang karapatan mag-build ng sarili mong grupo. For as long the group is not contrary with a law. Kasi pag yung union mo ay kontra sa government na, bumuo ka ng grupo mo, pakontra ngayon sa gobyerno, kunwari bumuo ka ng quasi-military group, kakalabanin nyo ay government, hindi pwede yun. Pero yung union na ginawa mo para sa mga, kunwari, para sa mga workers at kapakanan ng workers, ay pwede yun. Hindi naman yun pinagbabawal ng batas. Union nyo grupo. Kasi maganda yung may grupo. Like example, may grupo ka, nagkasakit ka, mayroong tulungan, di ba? May contribution. At least mayroong kang grupo. Sir, nagpataya ako ng association ko. Patayo ako ng sarili kong grupo na parang fraternity. Pwede ba yun? Pwede. For as long it is not against the law. Ano ba yung purpose ng fraternity? Siyempre, fraternity is a brotherhood. For as long it will not fight the government, pwede yan. Yan yung karapatan mo kasi yung bumuo . Sir, yung may mga motor, nagpatayo sila ng riders club. Pwede ba yun, sir? Pwedeng pwede. Nakakakuha nga sila ng SEC, yung SEC. Diba? Pwede yun. Walang nagbabawal na magpatayo ka ng anumang association or society or unions. Okay? Okay? Tricycle driver, nagpatayo ka ng brotherhood nyo. Pwede. Kahit ano. Basta, it will not be a contrary or it will not be against, rather, to the law of the Philippines.
walang mag-i-stop dyan. Eh, sir, kaming mga criminology, mga student, pwede kami magpatayo dito. Criminology students of the Philippines or criminology criminology other term nun, warriors of Cagayan. Pwede. For as long you will not violate the law. Sir, anong purpose nun? Di brotherhood, tulungan. Pagka nagkasakit yung isa, may tutulong. So yan, may idea na kayo. Mga estudyante, pwede kayo magpatayo ng grupo ninyo. Criminology Warriors. Ba? Tapos may mga officer dyan, may mga president, vice president. O gawin nyo na lang akong advisor. Bakit, sir? Para saan ba yung grupo na yan? Well, it could be brotherhood. May problema yung isa, sa example, nalayos. Lalo na ngayon, may problema tayo, di ba? Nalayos, kunwari, di, sir, kailangan ko ng tulong. O di, turo ka na. Sinong malapit kay ganito? Pakitulungan siya. O, ganun. Tumawag si Pres. Ito si President ng Criminology Warriors. May problema kami dito. Nakuhan yung sakyan namin sa Lubak. Kailangan namin ng panghila. Pwede bang, makatawag ng grupo. O kung may mga bakanteng tao, may bakanteng grupo, say, punta kami dyan. O yan. That's the purpose of unions, tulungan. Lalo na din sa, kunwari, magkasakit yung isang member, sir, please lang, nahihirapan kami talaga sa finances. Kung pwede ay makatulong kayo ng konti, contribution lang konti. O di pwede, diba? Yun ang maganda dun sa tinatawag nating associations. So ngayon, sino yung may gusto na magpatayo ng ganun? Mag-signify kayo. Ako yung advisor nyo para in the future. Maski mag-graduate na kayo, member kayo ng Criminology Warriors. Hindi lang sa CSU, pwede rin sa Vargas, pwede rin sa Maila, di ba? So, tatlong grupo magkakasakasama. Sinong tatayong president natin dyan? O mag-signify na para we will start the CBL. Alam mo ba yung CBL, yung Constitution and Bylaws? May karapatan tayo dyan, walang nagkwe-question sa atin. Walang magkwe-question. For as long it is not contrary to the law. Ha? Nakakaintindihan ba tayo, mga kapatid? O baka merong mag-initiate dyan. Sir, maganda yung naisip ninyong criminology warriors. Ha? Hindi naman yung fraternity na may paddle-paddle. Gawin lang natin is brotherhood. Sabi na lang natin mahigpit yung pagkakaibigan, relationship. Para yung tinatawag nating damayan, okay? So next, yung right to free access to the courts, quasi-judicial bodies, and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Ayan. Alam niyo, paulit-ulit ito eh. Yung dapat meron kang connection or meron kang access sa court, sa parang court, sabi niya eh, quasi-judicial bodies, na porque pobre, na-de-deny na, hindi pwede yun. Dito sa number 7, dito, maski pobre or hindi mayaman, you have the right to access doon. Hindi pang mayaman lang yung mga korte natin. Mind you, people, hindi pang mayaman lang ang korte. It is for everybody. Mayaman, mahirap. Ang kagandahan dito ay dapat meron kang kaunting kaalaman. So maganda yung mag-aral din, lalo na sa batas, para hindi tayo nawawala, lalo na sa mga rights natin dito. Another one, we have the right to remain silent until proven guilty beyond reasonable doubt. O may Jeric Bisario. Anong school si Jeric? Yes, sir. Sabi niya, so may nag-signify na. Papatayo daw tayo ng Criminology Warriors on the southern part of Cagayan. No? Okay, pwede yan. We will meet maybe when the face-to-face is okay na para mag-meeting tayo regarding that matter. Okay?
Sabi dito, right to remain silent until proven guilty beyond reasonable doubt. Right to remain silent. Right to remain silent. Ayaw mo magsalita, di hindi. Diba? Hanggang proven guilty ka beyond reasonable doubt. Ano ba yung beyond reasonable doubt? Walang bahid ng pag-aalinlangan. Talagang ikaw ang gumawa. Alam nyo ba, yung tinatawag nating criminal case? Yung criminal case, pag merong kaunti or gahiblang pag-aalinlangan against sa suspect, yung suspect eh ano, na-acquit. Bakit? Eh, nakalagay sa batas. Oh. Nakalagay sa right natin. Sabi niya, until proven guilty beyond reasonable doubt. It must be beyond. Walang duda na siya ang pumatay. Walang duda na siya ang gumawa ng krimen. So, kung binigyan mo ng kaunting duda yung korte, ano na? Wala na, acquit na. Bakit? Nakalagay nga dun eh, beyond reasonable doubt. Kung yung judge naman ay fair. Diba? If the judge is fair, ayos. Pero let's remove our notion na yung mga judges ay nababayaran. Kasi, of course, noon, meron. Ewan ko ngayon kung meron pa. Pero as time go by, parang na-eradicate na yung mga judges na yon. Hindi lahat ay naapektuhan. Marbusal. Yes, sir. Kuna ni Marbusal. So, we will conduct maybe an evaluation later kung sinong may gustong papasok sa Criminology Warriors para lahat tayo united. Kakaroon tayo niyan para tulungan. Kung may mga tinatawag na rescue operation, pupunta rin tayo. Anyway, we are a group. Okay? Yan yung beyond reasonable doubt. Next, right to speedy trial. Meron kang kaso, my goodness, ang kaso mo, ang kanyang penalty lang dapat ay 6 years. After 6 years, hindi pa natatapos yung kaso mo. Ang problema, nakakulong ka, wala kang pasa. Either you have stayed in prison for 6 years, tapos natapos yung kaso mo, acquitted ka, patay. So, dito, yung right to speedy trial, talagang ibinibigay yan sa mga tao. Dapat hindi pinapatagal, pero may problema. Sa dami ng kaso, at sa konti ng courts, yun ang problema. May clogging. May clogging of cases. Yun nagiging problema sa tinatawag nating right to speedy trial. Yes, you have the right. But the problem is, you need also to consider yung function ng korte. Mamaya, pandemic pa. Hindi, wala ng trial. Diba? Mamaya, postpone. Wala na. Okay? And lastly, before we take our lunch, it's 11:25, yung right against self-incrimination. Yung self-incrimination, yung kukontrahin mo sarili mo, you give statement or you give information against you, hindi pwede yan. Wala dapat ganun. Okay? Wala. Hindi mo pwedeng sirain ang sarili mo. Right against self-incrimination. Ikaw ba ang pumatay? Yung tanong sa korte. Hindi pwede na, sir, hindi pwede na sagutin na directly, yes, ako. Kasi question na yun, na self-incriminating question. Diba? Yun eh. So, yan muna ang ating pag-aaralan. You again wait for further information or na magkaroon ulit tayo ng ganitong discussion. Okay, may I know kung sinong may gusto doon sa sinasabi ko para later on kakaroon tayo ng parang basis lang. O you just chat yes para ma-shout out na rin kayo before we end our discussion this morning. Yung mga nandyan pa, magkakaroon tayo ng Criminology Warriors. Ayan, si Jessel Espiritu, Judian Salinen, yes daw.
Si Marbusal, yes. Jeric, yes. Yeah, good. Adelaida, yes. So, Adelaida, Tebes. Cardulit. Si yes kay Carl. Yes kay Jeros. Yes kay Engelbert. Engelbert Pilesiano. Kay Rafaelin, si Greg. Siguro tumaba na si Greg. Si Greg, yes daw. Greg Idol. Greggy. So, marami nang nagsisignify dyan. So, ibig sabihin, maganda. Actually, ang intention naman natin is to help everyone. Okay? And definitely, it will be for criminology lang. Okay, malay nyo, magkakaroon tayo ng tinatawag na co-op. Okay? Yun na. Magiging maganda yan. Maski mag-graduate kayo, meron pa rin. Still, you are member. Okay? So, once again, my friends, thank you very much in watching. Pwede nyo itong magamit sa inyong pag-aaral. Okay? This is your Maestro Jun. Yes din, according to Roland Lagimon. Okay, kung wala na, let's take our break. Thank you very much and good day.